Hello mga ka-finding, welcome sa ating adventure na naman. So today, ang ating adventure ay gusto ko lang pong i-share sa inyo, lalo-lalo na sa aking mga subscribers, kung paano po ba tayo kukuha ng ating birth certificate sa PSA. So dito mga ka-finding, yung ating tutorial para sa araw na to ay ito yung ating gagawin. So kung ikaw ay gustong kumuha ng birth certificate sa PSA, ay pwedeng-pwede ka na ngayon mag-online. So, merong online at papadeliver nyo lang siya. At may, syempre, may charge, may additional fee kapag kayo po ay magpa-deliver sa inyong bahay, para less hassle na rin po yun, para hindi na po kayo pipila, hindi na kayo pupunta dun sa site. Dahil nga po may COVID ngayon, so better na magpa-deliver na lang, or ipa-deliver na lang natin yung ating birth certificate. So anong ano natin gagawin mga ka-finding? So ngayon ay magre-register tayo sa online. Dito mga ka-finding ay itatype lang po natin sa box na to, which is dun sa pinaka-upper, yung sa search engine, ay itatype lang po natin yung PSA servilis.com.ph. Yan. So after natin siyang i-type, ay i-enter lang po natin. Ayan. So after natin i-enter, ay ito na yung magiging result or itsura ng ating screen. So babasahin lang natin to mga ka-finding. Okay? So babasahin lang po natin itong mga nakalagay dito, and then after po natin basahin at after natin maintindihan, ay i-click lang po natin yung got it. Okay? Okay. So dito mga ka-finding ay may makikita ka dito kung ano ba yung mga kailangan natin para sa pagkuha ng ating, ano ba yung ating ipapaset or yung ating kukunin. So dito meron mga options. Meron iba't ibang klase ng certificate na po pwede natin makuha sa PSA. So yan, like for example, meron birth certificate, may marriage certificate, and may death certificate, at kung ano man, ano pa yung mga laman niya. So mga ka-finding, ay ang ating tutorial for today ay kukuha tayo ng birth certificate. So i-click lang po natin yung online appointment. Okay, so nakikita po ninyo yung ating screen, ay i-click lang po natin yung ating online appointment. So magsiset po tayo ng appointment dito mga ka-finding, para kumuha po tayo ng ating birth certificate. So dito may apat, so na-mention ko nga po sa inyo kanina na iba't ibang klase ng application yung pwede nyo makuha dito sa site na to. So meron siyang birth certificate, as I mentioned a while ago, may marriage certificate, may death certificate, at kung ano-ano pa. Okay, so ngayon ang ating purpose para sa ating tutorial for today ay kukuha tayo ng birth certificate. So i-click lang po natin ito, magre-request po tayo ng ating birth certificate. So after natin i-click yung about sa birth certificate, ay meron mga terms and condition lang po dito na kailangan po tayo mag-agree. So i-click lang po natin yung box na yan, and meron po dito silang mga data privacy. So i-click lang po natin, it means agree, at naiintindihan po natin. So after natin i-click yung dalawang box na yan, ay ine-next lang po natin. Okay, so dito mga ka-finding ay may kailangan tayong sagutan. Yan, like number one, as you can see dun sa screen po natin, ay mababasa nyo po. At dun sa question number two, ay as we can see, nababasa rin po natin. Dito mga ka-finding, ang sagot ko dito ay, ang sagot ko lang po dito ay no, kasi wala naman po ako ipapabago. Okay? And then, okay, so meron naman akong copy before, so yes ako. And then, in the next lang po natin, after po natin i-click yung dalawang question na to, after po natin nasagutan ng either yes or no. Okay, in the next na po natin, after po natin sagutan yung dalawang tanong. So ngayon mga ka-finding, after natin i-click, ay nandito na po tayo sa details about sa personal natin. Okay? So meron dito mga ka-finding ng last name, first name, ating middle initial, yung ating birthday, yung ating birthplace. At dito mga ka-finding, kung mapapansin nyo, ay meron siyang small dot, yung color red. Yan po yung asterisk. At kailangan po natin fill upan yung kada box na to. Kasi required po siya na kailangan natin siyang fill upan, kasi para mag-proceed po tayo sa next step na gagawin po natin, hanggang sa umabot po tayo dun sa pinakadulo, which is number 5, yung payment. Okay? So far ngayon, nandito pa lang tayo sa step 1. So kailangan natin fill upan itong mga to, at required po siya. So yun, as I mentioned a while ago, na kailangan natin fill upan is yung mga naka-asterisk. So tara mga ka-finding, fill upan natin.
para mag-proceed po tayo dun sa next step na gagawin natin. Okay? So after po natin ma-fill upan itong mga asterisks na to or yung mga boxes na to ay proceed na po tayo sa next para mag-proceed po tayo sa next step na gagawin po natin. Tapos dito mga ka-finding ay nakalagay po dito sa ating dito ay meron siya nakalagay na middle name. So hindi siya pwedeng initial lang ating ilagay. Like for example, letter A. So hindi po niya tatanggapin. So kailangan buong middle name po talaga yung ating ilalagay. Like for example, Santos. Hindi siya po pwedeng A, ay hindi siya po pwedeng S. So kailangan buo talaga yung middle initial or middle name na ilalagay po natin. Tapos dito mga ka-finding, kung mapapansin nyo, meron siya ditong maiden name ng aking mother. So kailangan alam po ninyo yung pangalan ng nanay po ninyo ng pagkadalaga. So pag sinabi pong maiden name, which is yung pangalan po ng mother nyo, ay ito po yung gagamitin natin nung siya po ay wala pa pong asawa. So it means dalaga pa po siya that time. So yun yung kailangan natin sundin at ilalagay po natin dito sa mother's maiden last name. Okay, kapag dito, kung kayo po ay kukuha, like for example, kukuha kayo para sa inyong kapatid, sabihin na lang natin na gusto nyong kumuha para kanino ba? So sa kapatid nyo, sa pinsan nyo, sa anak mo, sa tatay mo, so yan. So ako, ang kukunin ko para sa ating tutorial for today ay self, para sa sarili ko. Okay? Ayan, so i-click mo lang yan. Yan, tapos after mo dyan, after natin ma-fill up ang lahat ng asterisk na yan, ay click lang po natin yung next. So dito mga ka-finding, after natin i-click yung next, mula doon sa step 1, ay nag-proceed na po tayo dito sa step 2. At ang laman po ng step 2 ay ito na po yung details para sa delivery ng ating certificate kapag gusto po natin ipa-deliver sa bahay po natin. So door-to-door po yung gusto natin mangyari sa ating tutorial na ginagawa para sa pagpa-deliver o sa pagkuha ng ating birth certificate sa PSA. So ngayon mga ka-finding, ipi-fill up lang natin itong mga to na naka-asterisk. So same lang din kung anong ginawa natin doon sa step 1, which is yung may mga asterisk, which is required na kailangan natin fill upan para mag-proceed tayo sa next procedure, sa next step na gagawin po natin. Okay, so fill upan lang natin lahat ng to, and then after natin fill upan, ininext lang po natin. And kapag kapag alam mong may mali ka at kapag hindi ka satisfied mula doon sa step 1 na ginawa mo, ay pwede po pa yung bumalik at i-click lang po ninyo yung previews. At kapag alam nyo namang sure na kayo doon sa step 1, ay next na po ang anyong i-click after po ninyo fill upan itong nasa step 2 natin. So ngayon mga ka-finding, after natin i-next yung ating step 2, ay ito na po yung naging result. So meron siyang confirmation, so i-confirm lang po natin kung yung mga pinilapan po ba natin from step 1 and step 2 ay tama po lahat. Like for example, yung ating first name, I mean yung ating pangalan. And importante din po dito is yung delivery address kasi di-deliver po nila yung ating birth certificate na ating request para po dito sa ating pag-set ng appointment para makakuha tayo ng ating birth certificate. So make sure lang na tama yung ating address na ibibigay para hindi po magka-problem once na i-deliver po yung ating birth certificate. So okay? So kailangan meron din tayong mobile number just in case hindi po nila mahanap yung ating address ay tatawagan po nila tayo or pwede rin sila mag-send sa atin via email. Kaya meron silang hinihinging telephone or phone number and yung ating email address. Okay? So dito mga ka-finding kapag around Manila area, siguro ang estimate ng delivery time ay nasa 3 days hanggang 4 days. Pero pag sa probinsya yata, inaabot siya ng 9 days or 10 days or maybe 1 week, mga 2 weeks. Ay mga finding after natin i-confirm kung tama ba yung ating mga nilagay, yung ating pangalan, yung ating address, yung email address, and yung ating phone number, ay click lang po natin. Is yung baba lang po tayo, okay? So baba lang tayo and then i-confirm po natin kung tama po lahat ng ating nilagay na ating mga pangalan, yung ating email address, yung ating number. Okay? So i-confirm lang po natin. Yan. So ngayon after natin siya i-confirm ay meron na tayong summary. So nandito na tayo sa summary mga ka-finding. So dito ay pwede natin siyang i-edit. Okay? So meron siyang edit dito. So pwede natin siya i-edit kung merong mali sa spelling ng ating pangalan, sa ating email address, sa ating number.
Okay, and then sa ating permanent address. So kailangan natin siyang i-check kung tama po ba lahat ng ating inilagay. So dito mga ka-finding, as we can see, ay meron siyang amount. Meron siyang bayad na 330. Okay, yan. Meron siyang bayad para sa ating birth certificate, para sa ating pagkuha. So ayun ay nasa step 3 na tayo, which is a summary. Okay, so next ay i-click lang po natin yung next. Okay, nandito na po tayo sa acknowledgement. Okay, so i-check lang po natin yung ating credentials, kung tama po ba lahat. So yan. So ngayon ay, ayan, certificate. Anong klaseng type ba ng certificate yung ating kukunin? Birth certificate ang nakalagay. Kasi ito yung ating tutorial for today. Ang ating kailangan or ating kukunin or yung ating objective para sa ating adventure ay kukuha tayo ng ating birth certificate sa PSA through online. Okay? So, which is dito tayo sa Manila. Manila area tayo. So, expect natin na 3 to 4 days madi-deliver nila sa atin yung ating birth certificate. So, make sure lang na tama yung ating number and yung ating email address and especially yung ating permanent address dito sa Manila para mabilis ma-locate yung ating location pag dineliver na po yung ating birth certificate. Okay? Okay. So ngayon, i-check lang po natin. Next mga ka-finding is mag-proceed na po tayo sa payment. Yan. I-click lang natin yung payment and then meron klaseng payment or iba't ibang klase ng mode of payment yung ating pwedeng gawin. So dito ay ma-check po natin yan, yung pay now, check natin kung ano ba yung mga available na po pwede nating bayaran. Pwede siguro, iba't iba. So yan, so available na pwede nating bayaran. So ngayon, i-click lang po natin is yung payment. Okay? So yan, dito mga ka-finding ay pwede natin siyang bayaran through credit card, debit card. So ayan. So after natin siyang i-click, ay ito na lumabas na. Meron siyang reference number. Yan, meron siyang reference number mga ka-finding. At yung ating pangalan and yung address kung saan natin siya ipapa-deliver. And most importantly, ang yung amount kailangan natin mag-prepare ng 330 para sa bayad ng ating certificate. So, di ba mga ka-finding, sobrang dali at hindi hassle para sa atin na pumunta mismo sa office ng PSA para kumuha ng ating birth certificate. So, bawas na sa pila, bawas na sa pagod, tipid sa pamasahe, tapos mismo pupunta na sa'yo yung birth certificate mo, i-deliver niya sa'yo. So, door-to-door talaga to. So, ang gagawin lang po ninyo ay mag-online lang kayo, susundan lang po ninyo yung ating tutorial for today, yung ating adventure para masundan po ninyo yung step-by-step hanggang sa mula sa simula sa step 1 hanggang sumabot kayo sa step 5 which is sa payment. Kailangan yung bayaran ito mga ka-finding within 1 day or 24 hours kasi kapag hindi po kayo nagbayad ay pending or hindi po i-honor yung inyong application. So, ire-reject po nila yon hanggat hindi po kayo nagbabayad. So, make sure lang na magbayad kayo bago matapos yung 24 hours ay mabayaran nyo na po siya kaagad para ma-deliver po sa inyo within 3 to 4 days ay may bigay na po sa inyo yung birth certificate. Maraming salamat mga ka-finding. Thank you sa aking mga subscribers na nag-stay at patuloy na nagsusupport at nanonood sa aking vlog. Thank you sa mga hindi pa nag-subscribe. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel para lagi po tayong updated sa aking bawat adventure at ganap dito sa mundo ng aking vlog. Maraming salamat mga ka-finding at see you sa aking next na adventure dito sa mundo ng aking vlog.